Welcome back to my channel, Madam Tisay. Terang, webay, so, ngayon guys, ang sishare ko sa inyo ay 10 tips para sa maayos na buhay. So guys, wala si Madam ngayon sa aming sari-sari store. At nandito ngayon si Madam sa Nueva Ecija para magbigay ng 10 tips sa inyong lahat at sa sumusubaybay sa aking channel. Ito po yung 10 tips para sa maayos na buhay. 10 tips para sa maayos na buhay. So yan guys, yung i-share ko sa inyo ngayon. Number 1 ay lumayo sa chismisan. So, kailangan natin na iwasan ang pakikipag-chismisan. Imbis na makipag-chismisan tayo guys, ay gumawa tayo ng paraan para sa ating ikabubuhay at hindi yung pag-chismis sa ating mga kapitbahay, kakilala, at mga taong ating nakikita at nakakasalamuhayan guys. Yan yung iwasan natin na ang makipag-chismisan guys, dahil walang buting itutulot sa atin yan guys. So number 2 guys, maging masipag para maabot ang mga pangarap. So ayan guys, kailangan nating maging masipag at matyaga sa ating mga gawain at kung ano man yung ating trabaho sa buhay, ay kailangan nating pag-igihan yung ating pagsisika para tayo ay umasenso at umunlad ng buhay. Yan guys, yung tip number 2. Tip number 3 naman guys, laging hingi ng patnubay ng Panginoon. So yan guys, sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kailangan ay kumilos din tayo guys at huwag tayong magpa petik-petik lang yung pagka kumita ng isang araw ay hindi na sa trabaho at pag wala na tsaka uli mong tatrabaho. So hindi po yun makabubuti sa ating pamilya. So kailangan ay tuloy-tuloy lang yung ating pagtatrabaho at nang tayo ay guminhawa at maibigay natin lahat sa ating mga anak yung mga pangangailangan nila araw-araw. Ayan. So tip number 4 naman guys, ay alisin ang inggit sa kapwa. Ayan. Yan yung dapat natin iwasan dahil hindi sa lahat ng bagay ay kaiinggitan natin yung ating kapwa. Sabi ko nga kanina, so kailangan nating magsikap at para hindi tayo maingit sa ating kapwa. So pag nakita natin yung ating kapitbahay, so nakabili siya ng bagong appliances o kung ano mang mga gadgets yan, so hindi po tayo dapat sa kanilang maingit. Ang dapat po natin gawin ay magtrabaho ng maayos at pagsikap. Yan. Yan yung dapat nating gawin sa ating pamumuhay guys. At tip number 5, layuan ang mga bisyo. So yan guys, unang-una, tayo ay may sari-sari store. Kailangan iwasan natin yung bisyo. Yan yung unang-unang makakapagpalugi sa ating tindahan at makakapagpa-down sa atin. Yan. Yan yung kailangan nating iwasan guys. Lumayo sa masamang bisyo. Dahil wala pong buting idudulot sa atin yung pagbibisyo at masisira po yung ating pamilya guys. So, yan po yung iwasan natin ang bisyo. So, number 6 naman guys, lumaban ng patas at huwag manlalamang sa kapwa. So, ibig kong sabihin,
po tayong manlalamang sa ating kapwa at iwasan po natin yung halimbawa, sobra-sobra sa tindahan, sobra-sobrang patong o patubo. So, kawawa naman po yung ating mga customer. So, kailangan po ay yung tamang-tama lang at yung kayang-kaya nilang bilhin yung ating mga items at huwag yung sobra-sobrang patong. So, hindi rin po maganda sa tindahan yun at tutumal po yung ating bentahan. So, tip number 7 naman po ay matutong makontento, huwag maghangad ng sobra-sobra. Yun, kaya nga sinabi po din kanina na iwasan ang sobrang pagpatong o patubo sa ating mga paninda, guys. Kasi imbis na magiging mabenta yung ating mga produktong ibinebenta sa ating tindahan ay magiging mabagal at matumal ang benta natin, guys. Ayan. Yan yung tip number 7 na huwag tayong sobra-sobrang magpatong o magpatubo tulad nung nabanggit ko sa tip number 6, guys. Ayan. So, sa tip number 8 naman, guys, mag-focus sa sariling buhay. Ayan. Tayo po ay may kani-kaniyang buhay at isip pa kung paano natin haharapin ang hamon ng buhay. Kaya iwasan ang pakikipag-chismisan. Wala pong buting idudulot sa atin yan at sa hanap buhay natin. Ang gawin natin ay magsikap tayo at pagbutihin natin yung ating pagtatrabaho at iwasan natin ang pakipag-chismisan, guys. So, tip number 9, guys. Mag-ipon at magtipid. Ayan. Yan yung pinaka-the best, guys. Kung tayo nag-uumpisa sa ating sari-sari store, maging matipid tayo, guys. Lalo na kung ang puhunan lang natin ay medyo kaunti lang. So, kailangan magtipid. Sabi nga nila, habang maiksi ang kumot ay matutong mamalukton. So, ang ibig sabihin ko, guys, ay iwasan ang sobrang paggastos, guys, o hindi yung nakita lang natin si kapitbahay na murder sa Lazada o murder sa Shopee at mga gamit ay maiinggit na tayo, guys. So, iwasan po natin yun kung tayo nag-uumpisa pa lang sa ating pagtitinda at pag-business ng sari-sari store. So, hindi ibig sabihin na bumenta ka na ng medyo malaki-laki ngayong araw ay okay lang na mag-gastos tayo ng sobra-sobra. So, hindi po tama yon at kailangan hanggat hindi natin na ilalabas yung pinaka-total na puhunan natin ay hindi po tayo dapat gumastos ng gumastos at ang mangyayari po ay malulugi ang ating tindahan at magagastos natin lahat yung puhunan higit pa sa tubo. Ayan. So, tip number 10 naman, guys, alisin ang galit sa puso. Ayan, guys, yan yung pinaka-the best. Huwag tayong magtanim ng galit o sama ng loob sa ating mga kapwa at iwasan natin yung pagiging masungit o sobrang talas ng dila sa ating mga customer. Yan. Kasi, guys, yung mga customer, yan yung magbibigay sa atin ng kita sa araw-araw. At sila yung magiging partner natin sa ating pag-asenso, guys. Ayan. Kaya iwasan natin yung galit at maging mapagbigay tayo sa ating kapwa, guys, at maging mapagpasensya din. Sana, guys, ay may natutunan kayo sa munti kong
sa 10 tips ko, guys. Si Madam ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, guys, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel. So, sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay sa aking munting channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat at God bless you all. Thank you very much. Bye-bye.